ginusto nila yan eh. Ginusto nila maging malamig sa isa't isa o cold sa isa't isa. So napakababa ng engagements na nakikita natin sa nila. Pero lalamang at lalamang, yung may mas malaking space. Katulad na ito, yung Amihan Esports na ginagawa na nga nila dito. Si Zia na naman, naku po, nakita na lang din. For that moment, for the second time around, Marksman of Breakpoint has been taken down. No. Galing, ganda rin pinapakita dito ng Amihan Esports. Lalo na si ano, si Louis, si Solotov. Bumawi, nag-alit to na first blood siya, mga beshef. Kita nyo naman yung vacuum niya dito. Saktong-sakto. Tapos hindi na makakatakas kasi binabangga na back siya. Mm-hmm. Di ba maano ka, mahihigop ka sa gitna. Tapos may babanggi ka pala isa, so nandun ka lang sa area of effect nung pwede pag-vacuum dito nung Louis. I guess for Breakpoint, kailangan mag-step up dito nung ano nila, nung Harit. Kasi yung YSS nila is now on 0-2-0. Kailangan kapulin. Exactly. So for this mga kaibigan, talagang, oops, naku po, eto na. Si Lovelisa and si Cunejo magkakakitaan, pero to air with Taria. Pero tansya-tansya lang, ano lang to, crab lang pala yata ang gusto. Oo, nang kukula lang mga kaibigan. Si Cunejo din nga tayong kapatid ni ano ba? Kapatid ni Billy. Hindi ko sure i-check natin nga na later on sa mga ano natin. Parang familiar kasi mga IGN players natin. It's going to be 2-4 for the score mga kaibigan. We have Amihan Esports. Grabe mga objective. Pero ayun na, nahuli. Naluuban na mga kaibigan. Ito pa si Taria. Madadali lang din. Wala nang buhay. Double kill para kay Dre Scofield. Naku po, 4-4 ang ating score. For that, si Cunejo pa ang nadaan. Sa dami-dami ng pwedeng mapatay doon, si Cunejo pa ang nasilat, mga kaibigan. Isa sa hard hitter nila. Oo, nasaktuhan nga. Ay, napakalupit din yan dito, ha. Ni Lovelisa, ha. Sinakto. Parang pang K-pop yata yung Lovelisa. Hindi ko sure. Or sa ano yata siya. Blackpink, no? Black, oo. Tama ba? Pag narinig natin yung Lisa, automatic. Blackpink, kahit may love talaga sa dulo. Pero guys, item check tayo direct copy habang nag-aano tayo sa turtle bago magkaroon ng backpack. Top farmer natin is this 3.8k gold para kay Cunejo, mga kaibigan, nakakapatay lang kanina sa kanya ng Breakpoint. Although turtle is now up, sinisimulan dito at na-secure ng Breakpoint para sa ating laro. Yep. Hindi naman din nagkakalayo pagdating sa gold. Even towers destroyed, hindi rin naman nagkakalayo, mga kaibigan. So talagang palitan lang sila ngayon ng momentum, no? Kung sinong makasetup ng maganda, siya panalo. Tapos babawiin na lang for the next round. So for this, 6-minute game time tayo. 4-4 pa lang score. Napakababa na ito dahil nagka-apatayin sila pa isa-isa lang halos. Oo, pa isa-isa lang talaga. Akin nagdaan na for Amihan Esports. Tuloy ng Amihan Esports. Nakasira na rin sila ng isa pang tore. Unlike for Breakpoint, isa pala yung nasisira nila tore. Tapos napakaganda ng combo pala dito na ano, na Hellcurt Ling. Kasi pag nag-ulti si Hellcurt, may kita yung kalaban, pwedeng puntahan agad ni Ling, lalong-lalong na pag mag-iisa lang. Oo nga, no? Good ano nga yun? Good idea yun, Hellcurt Ling connections. Pero ito lang sa middle lane. Ako po, si Taria. Napatay lang gabi na pasigaw ng Aria. Pero yun, si King Salman doon. Feathered Airstrike din. Nari, nakita ni Cunejo. Pero oops, nagtatakbuhan na ang Breakpoint dito. Walang pang hold. Sa bilang banda, ayun naman din. Si Kiel dito with Hellcurt. Mamamatay lang against 2. Here comes Solotov. Yun lang. Hellcurt has been taken down. Was able to kill that. Oh, pero gusto pa. Si King Nats, Solotov, low life, karamihan, wala na buhay mga kaibigan. Si Cunejo, naiwan lang din naman doon. At here comes the Feathered Airstrike, Cunejo. Makapunay isa bago makatakas dito. King Nats, tarahibulin dito ang isang Ling. Pero that is going to be a disengage. Although for Amihan Esports, maganda yung naging teamfight nila. For Breakpoint naman, nasasagot nila. Problema lang sa Amihan Esports, meron silang tendency na pag nagkaroon ng teamfight, magkakaiba sila nang pinupuntahan. So, ang best ng chance dito ng Breakpoint na mag-zone out ng mga core heroes nila. Exactly. Kita mo naman na talaga nga dikit na dikit pa rin. 7-7-7. Lucky 7. 7-minute game time with a 7-7 score. So, for this, talagang sumasagot-sagot ang Breakpoint against Amihan and also Amihan din sumasagot-sagot against Breakpoint. Hanggat kayang may opportunity na pwedeng patayin, laban sila ng laban. At kung nakita mo yung clash kanina, halos hati no, yung attention nila. 3 against 2 tapos sa kabila naman 2 against 3 ang naging bakbakan doon. So, maganda. Paganda na lang kumbaga kung sinong una makaburst nung yung unang tatlo ba o yung unang dalawa na magkakasama. But anyway, sobrang in par yung dalawang teams natin ngayon in terms of skills mga beso. At dito naman natin ngayon, pinasok na mga kaibigan with that last insanity. Wala frag armor para si Cunejo. Lovelisa ang kanyang gusto. Here comes the Tempest of Blades and a possible kill. Naku po, napadikit. Here comes David Scofield. Eto na. Naku, parang ano ang pangalan niyan? Oo nga, no? Parang
parang mga malamagician ng mga pangalan. Pero for this, mga kaibigan, 9-8 ng ating score, dikit pa rin ang boxing. Sa gold, di rin nagkaalayo. 8-minute game time tayo. Here comes the last turtle. Opportunity for both teams. Pero Breakpoint na rin siguro makakapag-capitalize na ito. Maganda-ganda. Kasi napilitang umuwi ang mga member ng Amihan Esports for the moment na dalawa ang namatay sa nila. Oh, feeling ko for Amihan Esports ang nagiging ano nila dito, nagiging problema. Yung guys, sinabi natin, iba-iba na target, tapos napapaasim yung iba. Kasi si Tenzi, ay nawawala ng immortality at, loko po, sakto ang pagkakala doon. Pero tumalon si Gotot, mga kaibigan, na Piaot na Solotov ay patay din sa kamay ni Dre. Napiyaot na nga mga kaibigan. So, eto, si Taria lalaban din, baka mapisalang din, pero hindi, makunachi si Baksha. Pero eto na, Fatalist ginamit na, hindi na tinitipid. Hindi ang panahon para magtipid, gastos lang ng gastos, bukas problema. Eto na mga kaibigan, 12-8, kumbaga buy now, problem, pay later, buy now, pay later, buy now, pay later. Mga kumara natin, mga kumara natin, Mars, pautang muna. Buy now, pay later. Yung mga ano, buy now, pay later. Anyway, guys, 12-8 ang ating score. Item check tayo. Isang mabilis. Pero may berserkers yun sa Cunejo, guys. Pero here comes this Harit going to Holy Crystal na mga kaibigan. So, mas magiging masakit ang kanyang Chrono Dash later for this match. Grabe, ha? Talagang itong Breakpoint. Kahit na mag-isa yung kalaban, buhos talaga ang buhos din. All out war din ang pinapakita nila dito. For that, nakita natin na dun sila lumamang ngayon bigla against this Amihan Esports. And for Amihan naman ngayon, dahil wala nga naman silang pang setup play katulad nung ano, nung kay Lovely sa yung kutulong sa Atlas, dun sila Eagles ngayon. Hindi sila makapag 5-man engagement. Kailangan mag-stick sila sa kanina na may sumisegue, gank lang. May sumisegue, pitas-pitas, pa isa-isa. Hindi katulad nung Breakpoint na as much as possible, pinuforce nila for a team fight. Doon sila lamang eh. Meron pang gatot ha. Oh, may gatot pa. May taunt pa yan. Sobra kunat. May damage na rin sila. Tapos, pagka nagbalagbagan, mga kaibigan, we have this ultimate for YSS na nagsastock if ever na magkakadikit kayo. So, imagine yung damage. Kapag may team fight, tapos magkakatabi kayo, tapos nag-ulti si YSS. Anyways, guys, for this one, for Amihan Esports, kaya sinabi natin, naging problema nila is nagiging maasim sila. Tapos, sila dun. Ayun na. Nakita. Naultihan, bes! Naultihan nga, aray ko, bes, kumbaga. Pero ito na si Tenzi na with the flicker out. Pero grabe, pinapop lang niya yung ano, yung Zaman Force lang din siguro ni David, ni King Dre, Dre Scofield, and David Copperfield. David. Oh, Dre Scofield, ayan na, oh. For this, napakaganda ng Breakpoint na pinapakita dito. Ayun pa, another one, hindi talaga tinitipid, oh. Kita mo yun, ulti sa ulti lang din, di ba? Yung ulti nila, pang team fight, pero ginagamit nila for solo kill. Why not? Kasi patay-patay kulang-kulang din naman yung Amihan Esports dito eh. Kasi ano, si Ling yung pinatay nila. So wala si Ling, automatic lord objective para sa kanila. Kasi walang pwede mag-contest or walang may hawak ng retribution kundi si Ling. Tsaka ang ganda ng communication din ni King Judge sa ni Lovely sa comment dun sa ginawa nila. Kasi hindi na rin inurong niya ni King Judge yung ulti niya. Basta alam niya, kabisado niya kumbaga in short yung AOE dito. Ni Gatot. Kasi kung nasan siya, doon natin, alam niyo natatama doon yung kanyang ulti for that lane. So anyway, exactly. Guys, we have this level 1 Lord for a Breakpoint and a 6k gold lead as well para sa kanila. Exactly. So for this 12-minute game time tayo dito, Feathered Airstrike, nilapag na lang din, ulti lang din naman si YSS. Pero naupo, si Tengzi dito, gumamit ang last insanity, I think, to clear out this level 1 Lord. Well defended for Amihan Esports. How about the other lanes? Naupo, pwedeng i-pressure to. Nang Breakpoint. Oops, naku po. Angat. Grabe din yung damage dito. No? Ano? Kasi meron siyang cannon na galing sa minion wave ng lord niya. But anyways, guys, may butalik ko. Eto na si Lovely sa Fatalix. Ba, hindi. Eto na ang ulti. Avatar of the Guardian na iwan dito. Si Taria. Ayan, dapat ang hindi naman sa kamay ni Zian, which is the YSS of Breakpoint. Grabe. For this team Breakpoint dito, kayang-kaya na nilang gangsterin ngayon ng Amihan Esports. And for Amihan Esports, naramdaman nila na wait, ang lambot natin sa kanila. Eto na naman si Tengs dito. Gumagamit naman last insanity to clear out minion waves, pero mukhang mababasagan sila. Naupo, uy, well defended, pwede, pero patay nga lang din. Ay, oops, ang lalim ni Lovely sa. Immortality, pero si Lovely sa sobrang lalim ganun actually. Gusto niya mag-zoot. Oh, medyo nalito siya. Natin. Plus a fatal licks, mga kaibigan, kita natin dito, kill low on life, and that is it, killing spree para sa YSS ng Tatagana, mga beso. Tapos, namamana pa. Ganun kasakit ni YSS ngayon. Kaya nga, ganun siya kalupit. Kayang gumamit ng pana at ng espada at the same time, mga kaibigan. Basag na rin ang tier 3 tower sa top lane. Breakpoint. Magandang pressure ang binigay nila sa Amihan Esports. And I think nakikita rin ako ng error
sa Amihan Esports. Yung pagpasok din kanina ni ano, ni Kel, medyo laking error nun na. Kasi kung tutusin, pupulisin niya na lang yun eh, dahil mga wala ng buhay eh. Diba? Nauntog yata sa ano, makapal na pa din. Dapat yata doon siya sa isang side dadaan para nagkamali ng pasok. So, para nag-dive siya, nakita na rin. Kumbaga nakita siya ng mga kalaban nila doon kahit naka-dark type first siya. Kasi pag malapit, kita naman kung nasan magagaling yung Hellcurt eh, usually. But anyways guys, for this one, for Breakpoint, tuloy-tuloy ang kanilang pag-angat for this match. At medyo mahirap na para sa Amihan Esports. Nakontrahin dito yung ano yung YSS kasi this is more of the late game. And for a day's coffee, I guess, meron din siyang Queen Swings. Yep. So, kailangan talaga totally burst down ang gawin nila ng Amihan Esports kung gusto nilang balik na rin ang laro. Tama, tama. So, eto na. Naupo. Eh, this might be the final push na ba ng Breakpoint? Siguro, they'll be trying their best. Pero for Amihan Esports, kayang-kaya pa to depensahan. Kaso, hindi para yung Tore, yung base lang muna. Kasi wala silang pang minion wave clear other than the Last Insanity na nakita natin ginagamit ni Tengzi pang minion wave clear eh. So far, may Farsa naman sa kabila for a Feathered Airstrike. Ito na, Ate Shanti! Naku po! Mga kaibigan, KXP para din sa Harit. Napagandang Fatal Linkstone, actually double kill para sa kanya. Sa rin pa din kong siyan, pinatayin dito si Sholoto, mga kaibigan. We have Conejo dito sa may pader. Detepensa para sa kanyang team. Pero dalawa na lang ang natitira ng buhay para sa Amihan Esports. Possible masira tong bottom lane turret ng Amihan. And that is it. Mukhang pwede na tapusin dito. Pero yung patay si Sian. Mga kaibigan, we have the last isa rin para kay Tenti. Tower lock para sa kanila. Pero lumalabala din naman. Fed Airstrike para kay King. Salaman at walang titira sa Torre. Oh, walang minion. Thanks dito. Bumabay time, bay time. Nakapatay ng isa. Wait lang. Double kill pa nga yata siya doon, mga kaibigan. So for that, medyo napaasim lang pero mabubuhay si Tari at si Kela at saka si Sorlotob. Oop! Aray! Hindi naabutin natin siya antidotes for that game number one. That will go to Team Breakpoint. Yep. Napakagandang performance by Team Breakpoint.